Isa ka din ba sa nahihirapan at malaki ang problema sa mga daga sa iyong tahanan? Kung ganon, ang video na ito ay para sa iyo. Pag-uusapan natin ngayon kung paano paaalisin ang mga daga sa iyong tahanan. Nakakainis at nakakadiri kung ilalarawan ng ilan ang daga. Maari kasi itong makapinsala sa ating mga kagamitan sa bahay at magdala ng malulubhang sakit katulad ng leptospirosis. Ngunit paano ba maiiwasan o mapapalayas ang mga ito sa ating mga tahanan? Narito ang ilan sa mga pwede nating gawin. Tiyakin na malinis ang bahay. Nakakatulong ang malinis na tahanan para hindi maakit ang mga daga na manirahan dito. Kadalasan ang mga daga at iba pang peste ay naninirahan sa mga lugar na madudumi. Kaya naman, panatilihing lagi na malinis ang ating mga tahanan upang hindi ito pamahayan ng mga daga at iba pang peste. Sibuyas. Ang sibuyas ay isa sa natural na paraan upang mapalayas ang mga daga sa ating mga tahanan dahil ito sa matapang na amoy na hindi kayang tiisin ng mga daga. Kaya naman, maaari kang maglagay ng hiniwang sibuyas sa lugar kung saan hinihinalang pinamamahayan ng mga daga at sa mga butas o sulok ng ating mga tahanan. Mousetrap. Ang mousetrap ay mabisa rin na ginagamit na pamamaraan para mapuksa ang mga daga sa bahay. Inilalagay ito sa mga lugar kung saan madalas na dinadaanan o pinamamahayan ng mga ito. Matapos na mahuli ang mga daga sa mousetrap, ang iba ay inilulubog ito sa mainit na tubig upang mawalan ito ng buhay. Mag-alaga ng pusa. Ang pag-aalaga ng pusa sa bahay ay isa sa pinaka-epektibo at pinakamadaling pamamaraan upang mapuksa o mapalayas ang mga daga sa bahay. Dahil ang mga pusa ay magaling manghuli ng mga daga at kinatatakutan din sila ng mga daga. Oregano. Ang oregano ay isa din sa mga herbs na kinaaayawan ng mga daga dahil ito sa matapang na amoy nito. Maaari mong ilagay ang mga tuyong dahon nito sa mga lugar na maaaring pamahayan o daanan ng mga daga. Ang iba naman ay sinusunog ang mga tuyong dahon nito na parang insenso para umalis ang mga daga sa loob ng bahay. Maaari ka ring magtanim nito sa paligid ng iyong tahanan. Peppermint. Maaring gumamit ng sariwa o tuyong dahon nito o kaya naman ay peppermint oil. Epektibo din ito na pantaboy ng daga. Ikalat lamang ang mga dahon nito sa mga sulok na maaring pinamumugaran ng mga daga upang mapalayas sila. O kaya naman ay mag-spray ng oil nito. Maaari ka din magtanim nito sa paligid ng iyong tahanan upang maitaboy ng tuluyan ang mga daga. Mothballs o alcampor. Karaniwan itong inilalagay sa mga kabinet o kaya naman sa mga sulok ng bahay upang maitaboy o mapalayas ang mga naninirahan ng mga peste. Dahil ito sa matapang na amoy na kinaayawan ng mga pesteng daga at ipis. Paminta. Ang paminta ay naglalaman ng compound na tinatawag na piperine. Ang chemical na ito ay lason para sa mga daga. Ganon din ang amoy nito ay kinaiiritahan din ng mga daga. Kaya naman isa din ito na pwedeng gamitin para maitaboy ang mga daga sa loob ng bahay. Magdurog lang ng paminta at ilagay ito sa mga sulok at sa mga lugar na maaaring pasukan ng mga daga para maitaboy ang mga ito. Baking soda. Ang baking soda ay maraming pinagagamitan sa loob ng bahay. At isa na nga dito ay pantaboy sa mga peste, katulad ng ipis, daga at iba pa. Paghaluin lang ang mga sangkap na ito. Baking soda, asukal, peanut butter o kaya naman ay chocolate powder. Ang chocolate powder at asukal ay siyang nag-aakit para kainin ito ng daga. Samantala, ang baking soda naman ay siyang maglalason sa daga kapag ito ay nakain kasama ng iba pang sangkap. Ilagay lang ang mixture na ito sa lugar na pinamamahayan ng mga daga. Lason sa daga. Ang lason sa daga na mabibili sa mga pamilihan ay isa din sa mabisang paraan upang mawala ng tuluyan ang mga daga sa loob ng bahay.
Ngunit mag-ingat lamang sa paggamit nito, lalo na kapag mayroon kang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Pag-isipang mabuti kung saang lugar ito ilalagay na hindi makakain o maaabot ng mga alagang hayop o mga bata. Narito pa ang ibang tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng daga sa bahay. Isara ang mga butas na maaaring pasukan o lusutan ng mga daga, gaya ng drainage, bintana, pintuan at iba pa. Linisin agad ang pinagkainan dahil ang mga tira-tirang pagkain ang naguudyok sa mga daga upang puntahan ito. Alisin at itrim ang mga damo na malapit sa bahay dahil ang mga damo ay gustong-gusto ng mga daga na pamahayan. Ilagay sa malayo sa bahay ang basurahan at lagyan ito ng takip upang hindi maakit ang mga peste na pasukin ito. At ang panghuli, kung talagang ginawa mo na ang lahat ng paraan upang mapalayas ang mga daga ngunit hindi ka pa rin nagtagumpay, ay maaari ka nang humingi ng tulong sa mga pest control services upang masolusyunan ang iyong problema dahil sila ay bihasa sa pagpapalayas ng mga daga sa bahay.